po. Former Davao City Mayor, well-loved Filipino public servant. Talks to the nation once again with its popular public service program, GIKAN sa MASA, para sa MASA. I look forward to the resumption of my original program way back, GIKAN sa MASA, para sa MASA. Great expectations. Thank you. Everything that is relevant to the lives of the Filipinos, the issues that Ayan, everything that is relevant to the lives of Filipino. Patay kayo dyan, mga bossing. Ito na, magkakaroon na ng konting excitement ang buhay natin. Ito na ang presidente ng mga banateros. Lahat daw ng mga bagay-bagay na may epekto sa buhay ng mga Pilipino. Yan ang topic. Yari kayo. Kaya sigurado, ihanda nyo na. Maraming mga pasabog yan. Or everyday, whatever. Anything under the sun. Catch it live weekly on SMNI. Prime time on Sundays, 7 to 10 p.m. beginning January 22. Ayan ha. Beginning January 22. Every Sunday. Mga bossing, tatlong oras to. Sunday, 7 o'clock to 10 p.m. Tamang-tama, alas 10 ang live ko niyan. Oh, so lahat ng yung buong kwentuhan niyan, ipipresent na. Oh, so sa mag-start yan sa January 22. Naku, sa birthday ko pa. Ay, hindi pala. Pero birthday month ko, January. Oh, anharot yung regalo mo sa akin. Ano na lang. Huwag mo nang ibalot. Huwag mo nang ibalot. Kaya abangan niyo yan ha. 3 hour yan. Every Sunday. OMG. Oo. Kaya yan. Nakakabuhay talaga ng loob yan. That is something that we really need to look forward to. Kasi lahat ng mga pressing that has effect sa buhay ng mga Pilipino. Ayan o. Gikan sa MASA, para sa MASA. Yan ang magiging topic ni PRD. Diyos mio, hindi ka maboboring panoorin niya, matanda na yan. Oh, palakpakan. Oh, ka-birthday mo si Mama? Hindi. Sinabi ko lang. Huwag ka na mag-subscribe sa SMNI. Sa ano ka na lang? Sa akin ka na lang manood. Kasi yung kanya namang, pwede din. Ilalive ko. O sige, ganito. Sa Sunday, tuwing Sunday, alas 7 tayo ng gabi, ilalive natin yan. Dito na kayo manood, wag na sa SMNI, ha? O ganun na lang. Every Sunday, abangan natin yung usapan. Kumbaga, yung Sunday natin, igu-good vibes natin. O sige, this Sunday, magkantahan din tayo. Magkantahan tayo sa umaga, tapos sa gabi, yan naman. Gikan sa MASA, ilive natin yan. Maganda yan. Kasi sigurado, pag-uusapan niya sibuyas, yung droga, yung mga hayop niya sa bilibid. O, yan. Yan ang lahat yan. So, Sunday, 7 to 10 p.m. beginning January 22. So, mark your calendars every Sunday. Huwag nyo nang panoorin sa SMNI yan. Dito nyo na nang panoorin, ha? Live yan. Live po yan. Hindi po yan recorded. Si PRD, ano yan eh. So basta yung ano na yan, yung telecast na yan, i-live stream natin. Yan. So again, gikan sa MASA, para sa MASA, ulitin natin para hindi nyo makalimutan. Ay, Rodrigo Roa Duterte, former President of the Philippines. Former Davao City Mayor. Well-loved Filipino public servant. Talks to the nation once again with its popular public service program, Gikan sa MASA, para sa MASA. Yan pong dating Gikan sa MASA, para sa MASA,
Dati niya na yan show sa Dabao. Natatandaan nyo, dyan niya binanatan yung mga rice smugglers. Pinagmumura niya yan dyan. As in, pinagmumura niya. Pucha, papatayin ko lahat yan. Kung dito sa Dabao, huwag niyong gagawin yan. Pagpapatayin ko kay mga hayop kayo. Ganun yan siya dito noon. Oy, thank you very much, GM. Nanonood ako sa iyo, boss. At dahil natutuwa ako sa program ni PRD. Thank you. Thank you, GM. GM, thank you very much. Oo, sabi ko nga sa inyo eh, ginagawa niya na yan noon. Natatandaan nyo, before siyang tumakbo ng presidente, may ganito na siya, pinagmumumura niya yung mga rice smugglers sa ano, sa tawag dyan, sa Dabao. Sabi niya, pag ginawa niyo yan dito, papatayin ko kayo lahat. Subukan niyo dito gawin yan. Mayroon siyang ganun before. Tapos, ang ginawa, nagkaroon ng hearing sa Senate, pinatawag siya. Oo, tungkol dyan, rice probe nung mga panahon. Panahon ni Pinoy yata yun eh, kundi ni Pinoy, ni Gloria. Basta, oo, tama. Panoon ni Pinoy. Tapos nung nakita nila na sobrang laki nung taong nag-follow doon sa kay PRRD, dyan sa kanyang expose tungkol sa mga sindikato ng rice cartel, doon na sila nagsimulang manligaw kay PRRD na, PRRD, tumakbo kang presidente. Ay, hindi pala. RD lang pala. Rodrigo Duterte, magtakbo ka na ng presidente. Oo. Dahil dun siya nakilala eh. Naka-leather jacket pa siya. Tapos sinasabi niya, cartel. Ganito kasi ang istorya niyan. Yung mga rice cartel na yan, ganito nagpaliwanag siya dyan, sagikan sa masa, sabay tumingin siya sa TV, ay sa camera. Kayo, subukan yung pumasok dito sa Dabao, papatayin ko kayo lahat. Tapos sumikat siya dun. Sumikat na siya. Simula nun, yun na. Madami na nanligaw sa kanya. Tumakbo ng presidente at yun. And the rest is history. Forward to the resumption of my original program way back in GIKAN sa MASA, para sa MASA. Great expectation. Everything that is relevant to the lives of the Philippines, the issues that affect our everyday, whatever, anything under the sun. Catch it live weekly on Yan na, everything under the sun, sabi niya. Yan ko, yari, everything under the sun. Ayan, kaya starting January 22 at 7 o'clock to 10 p.m. I-ano natin yan, isa-simulcast natin yan. Para dito na kayo manood, ha? Masyado nang mayaman niyang. Masarap panoorin si PRD kasi no filter kung magsalita. Real talk. Kaya nga tayo real talk eh, dahil idol natin yan yun, di ba? Nag-unsubscribe kayo sa SMNI. Okay lang naman. Actually, yung SMNI naman ngayon, halo-halo, meron. Halos lahat sila pro-Marcos. Pero ang maganda sa SMNI, hindi sila yung katulad nung ibang, ano, nung ibang mga news outlet na pati pro-Marcos na, pati yung mga kabinete. Oo. Oh. Ano na. So ngayon ang ginawa, ang maganda sa SMNI, may mga news anchor sila or mga yung tawag diyan, yung mga nagsho-show sa kanila, sila Panelo, okay, na bagamat alam mo na pro Marcos, pero kapag may mali doon sa mga gabinete niya, katulad din naman natin, eh binabanatan din nila. Yun ang maganda. Eto ha. Lagi inyong tatandaan ito. Huwag niyong kakalimutan ito. Naalala ko talaga ito eh. Naalala niyo nung panahon ni Aguinaldo? Si Aguinaldo, yung ito dapat even before the movie na General Luna. Naano ko na ito, napag-aralan ko to sa eskwela. Hindi ako nakatulog noon, ha. Present po ako noon, ha. Naalala ko noon nung panahon na 'yon. Talagang merong alitan sa mga sundalo pa lang. Naalala nyo? Alam nyo ba kung bakit nagkaganon yun? Kasi nga, nung panahon noon na medyo galing tayo sa pananakop na ibang bansa, bawat lugar may mga general. Okay? Ayaw nilang mag-united na magpasa ilalim sa isa't isa. May ganun ng isenaryo. Unang panahon pa lang. Kasaysayan na ho ng Pilipinas yan. May ganun na ho tayong kaugalian. Kaya nga may nagagalit. Nagalit siya. Totoo ito, mga ano, nasa history, ano, nagpalit ng uniforme.
si General Luna, hindi sumunod yung iba. Kasi nga, iba eh, iba yun. Hindi kami sasama dyan, taga, ano kami, taga dito kami. Iba ang aming pinuno. O, naalala nyo, alam nyo kung bakit nagka-problema noon? Dahil si Aguinaldo, pag-anong-ganon din. Isaw sa persona, pasensya no Aguinaldo ha. Pati ikaw na banata. Hindi kita binabanatan. Pero naalala nyo, even in history, na ano nahuhod na si Aguinaldo, minsan, eh, kaya nga medyo ang chismis and ang nasa history, eh, di ba? Kung ano-ano, hindi ko na lang i-explain kasi ayoko, marami kami masaktan na ang chismis, eh, isa sa mga nag-ano daw kay General Luna, eh, si Aguinaldo, hindi natin alam. Pero ang punto dito kasi, may mga bumubulong-bulong. Uso na ho yan sa kasaysayan ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya pag hindi strong ang leader at hindi niya kayang panindigan ang kanyang, lalong-lalo na, ang pinuno ng kanyang kasundaluhan, maraming madidissatisfied, marami hong mayayanig, at marami hong, di ba? Kaya isipin mo, tayo ang bansang laging may bulong-bulungan ng destabilization. Di ba? Tayo yung bansang mayat maya. Oh, alam nyo kung kailan lang natigil yan? Panahon ni PRRD. Oh. Pero panahon ni Cory, ay naku po, mayat maya yan. Panahon ni Gloria, mayat maya. Si Marcos, si Ramos. Si Ramos. Si Ramos hindi kasi alam niya galawan eh. Remember, dati siyang ano, di ba? Pinuno din ng mga sundalo. So, alam niya galawan eh. Alam niya laruin ang sundalo, alam niya patakbuhin. Kaya hindi masyado nung kay Ramos. Ang matitindi niyan kay Cory o kay Gloria, nakailang ano din 'yan, 'di ba? Muntik na ano din kasi si Gloria, matikas din kasi. Kaya ano eh, sabi nga nila, 'di ba? Si Gloria small but terrible. Totoo po 'yan. Talagang alam mo ng mga politiko 'yan na si Gloria ay small but terrible. At maano yan, kaya even if marami ang muntik-muntikan ng magpatumba sa kanya noon, eh nakatayo ang nakatayo ba? Parang Sorry naman. Hindi ko sure kung nakatayo. biro ko lang kayo, ha? Kaya nga ngayon, sana lang ho magkaroon po ng Bonifacio at Aguinaldo. Hindi po kay naalala niyo yung General Luna na pelikula? Meron talagang alitan doon si yung mga leader ng general. Yung mga general na leader ni Aguinaldo, nagkaka-problema talaga. Ibang usapan pa yung kay Bonifacio. Kay Bonifacio kasi may gusto siyang mangyari. Okay, iba 'yon. Pero yung mga general mismo nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan niyo noon eh. Pag general ka nito, diyan ka lang. Yan lang yung grupo mo. Pag general ka ganito, tapos eventually, 'di ba, gustong i-unite ni Luna, ni General Luna, yung buong militar. Kaya nga gumawa siya ng uniforme, gusto niyang i-unite. 'Yun ang purpose ni General Luna noon eh. Kaya lang umoo-oo si Aguinaldo noong una. Eventually pag may bumubulong-bulong, tapos siniraan na siya ng mga ibang negosyante, eventually nabulungan si Aguinaldo. Hindi natin alam at the rest is history. hindi ko alam kung ano nangyari kasi sino yumari. Pero ganun na ang nangyari sa kasaysayan natin, di ba? So, yan nasolusyonan din kahit papaano ni Pangulong Duterte. Kaya ang dami niyang hinayaang maging chief of staff. Kasi nga, yan o ikultura na sa loob ng AFP na parang main alam niyo, main goal nila yung mga general doon, bago ho magretiro dapat yung pinakamataas maging chief of staff na. Tapos pinagulo pa nitong batas na to. Sorry ho I understand the law na sinasabi 3 years. Actually nga meron yang bagong ano ngayon merong bagong panukala na i-adapt na lang ng Senado yung kamara. Kasi doon sa ano ng kamara, hindi ho lahat merong fixed term. Ang meron lang doon yung iilang mga key position. Ang nawiwirduhan lang ako doon sa law na yun, gumawa ng law na ganun na pwede naman baliin din ng presidente. Sabi ko, ba't kayo gumawa pa ng batas na ganun? hindi ko nga maintindihan, bakit nyo pa kayo gagawa ng batas
na ganyan na kaya naman din palang baliin ng presidente. Di parang lalo lang hung medyo na ano, na ang dahilan daw kasi nila eh para yung mga nasa baba hindi masyadong magalaw. Sabi ko, okay, pero anong nangyari? Lalo hung na di-disturb eh, yung kalakaran na nangyari sa AFP. Which is, ang pinaka, ito ha, sa tingin ko, yung pinaka problema naman kung bakit gumawa ng batas na ganun. Eh, dahil ho para yung modernization daw ay magpatuloy. Yung mga reform program ng kusino mang general yung naupo, eh magpatuloy. Sa akin, kung ganun naman pala ang purpose nun, bakit hindi na lang gumawa ng batas na once na file ng alam mo yon na start na ng programa ng chief of staff eh hindi na ho pwedeng galawin ng susunod or something like that. Okay, hindi ako ano familiar masyado doon pero kasi yun yung purpose ng batas na yon para tuloy-tuloy daw yung reformation na nangyayari sa AFP na hindi magpalit-palit ng kung ganoon ba't di na lang gumawa ng batas na would protect the yung takbo ng programa ng AFP na hindi nababago. Oh, yun lang naman no ang sanang ano natin. Eh kaya lang kasi gumawa ng batas tapos pwede rin naman palang baluktutin ng presidente. Sorry pero pwede rin naman sabihin ng presidente, ay hindi gusto ko 'tong palitan, anong pakialam niyo? 'No, di ba?